Hello, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yun nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Maraming salamat din po sa lahat ng nagdo-donate. Salamat sa lahat ng nagsusuper thanks. May nalaglag. Sandali lang po, kukunin natin. Ayan. So, ito po yung unang card ninyo, no? Nagmamadali na siya. So, we have signs from heaven. Ayan. Thank you, heaven, for sending me reminders of your presence. Ito yung prayer na po na pwede ninyong sambitin if you would like to. So, you're super blessed, Aries, kasi meron kayong signs na pinapadala sa inyo ang universe, and that is your guide, no? Maaring dinadasal ninyo yan, hinihingi ninyo yan, nabigyan kayo ng signs, symbols, synchronicities, mga ganon, to guide you on how you're going to navigate a certain situation sa buhay ninyo. And here you go, no? Pinapaalala sa inyo or sinasabi sa inyo na meron kayong signs na nanggagaling sa heaven, and that is going to help you, no? Kung paano ninyo ina-navigate ang inyong mga sitwasyon sa ngayon. Unconditional love, the Divine Mother, you're so blessed. Talaga, napakaganda naman ito. Divine Mother, this is Mama Mary, no? Maring ang iba sa inyo dito, devotee ni Mama Mary. Maaring lagi kayo nagdadasal sa kanya, maaring lagi kayo nakikipag-usap sa kanya in prayer, maaring may novena kayo sa kanya, yung ganun ba, no? And dito sa reading na to, nagpaparamdam siya sa'yo na you are loved, no? Meron siyang unconditional love for you, Aries. Ang prayer na pwede ninyong idesal if you would like to is thank you, Divine Mother, for helping me to give and receive the love I deserve. Ayan. So, what else we have? You are protected. Ayan. So, you are so blessed talaga. Tignan ninyo, nandito si Mama Mary, nandito si Archangel Michael. So, you are protected, guarded, and guided. Yan ang pinapaalala sa inyo ni Archangel Michael. Kaya wala kayong dapat na ipag-alala, wala kayong dapat na ikatakot, because Archangel Michael is laging nandyan sa inyong tabi. He is putting his blue sapphire sword of light in front of you, to your back, to your left, to your right, above and below. You are divinely protected. Thank you, Michael, for surrounding me with your protective light. Yan ang prayer na pwede ninyong recite if you would like to. Okay? Live your joy. Sabi dito, thank you, angels, for supporting me as I follow my joy. Ayan. So, this is really a beautiful message din para sa'yo. This is an encouragement sa inyo na follow your bliss. Sundin ninyo kung ano yung magpapasaya sa inyo, kung ano yung mag-i-spark ng joy sa puso ninyo, no? It is your life. Alalahanin ninyo, Aries, kaya kayong magdedesisyon kung ano yung gusto ninyo. And, you know, ang encouragement sa inyo, follow your bliss. Live your joy. Kung ano yung magkukos or kung ano yung magkikreate sa buhay ninyo ng iba yung saya, sundin ninyo, gawin ninyo. Okay? Open your heart. Archangel Shamuel is here. Sabi sa inyo, thank you, Shamuel, for removing the barriers around my heart. Ito yung prayer na pwede ninyong recite if you would like to para kay Archangel Shamuel. Ayan. So, most likely, ang iba sa inyo dito, in the past, siguro, may mga nararamdaman kayo na nag-hold back kayo, no? Nag-hold back kayo para gawin ninyo or ma-express ninyo yung mga nararamdaman ninyo. Pero ngayon, ano, sinasabi dito na barriers around your heart is being removed na, and you were being helped by Archangel Shamuel. So siguro ngayon, bukas na muli ang puso ninyo, maaring wala na din yung takot dyan, wala na din yung pagdadalawang isip, wala na din yung pag-hold back, no, na ma-express ninyo yung pagmamahal ninyo towards another person or towards something, tulad na lamang ng mga bagay na gusto ninyong gawin before or yung mga bagay na nagbibigay sa inyo ng enjoyment, ng saya
So siguro ngayon, bukas na muli ang puso ninyo para dyan, ano? So good luck. What else? We have connect with music. Thank you, angels, for inspiring me through music. Ayan. So, for others of you, siguro dito, Aries, music has been a huge part ng buhay ninyo. Maaaring isa kayong musician. Nagsusulat siguro kayo ng kanta, ng lyrics. Maybe you are playing a musical instrument. Maaari din na nagtutugtog kayo talaga or kumakanta kayo or siguro nagsa-sound trip kayo, mahilig kayo makinig ng music. So whatever it is na connection ninyo between you and your music, siguro for the longest time, ano, nagkaroon kayo ng disconnect. Kaya ngayon, iniimbitahan kayo dito na mag-connect muli kayo sa music dahil parang yun din naging malaking parte ng buhay ninyo. Sa ngayon, yun siguro ang kailangan ninyo, no? Para na mas maging lively muli ang buhay ninyo, mas live your joy, di ba? So, kung ang music is your joy, then get back to it, no? Mag-connect muli kayo sa music, gawin ninyong muli ang dati ninyong ginagawa, no? Connected sa music, because that is going to inspire you again, it's going to spark your joy muli sa puso ninyo, because maybe that is your passion. Earth Angel, and thank you, Angel. Angels, for inspiring me to be like you. You know, Aries, siguro, ano kayo, yun siguro ang inyong mission or ang inyong purpose in life, no? To be of help, to be of service to others. Siguro naman, you are very compassionate, you're very loving, you are very helpful and supportive of others. Siguro, naririnig nyo na yan or narinig nyo na yan in the past, na sa mga kasamahan ninyo sa trabaho, kaibigan, or kahit stranger, siguro, no, na tinulungan ninyo, maybe narinig nyo na yan from them, na sinabihan kayo na thank you for being my earth angel, for being an angel to me, no? Yung ganon. Kasi siguro, ano kayo, very open hand kayo, kumbaga, para sa ibang tao, lalo-lalo na kung merong lumalapit sa inyong mahinang tulong. So, siguro, ganun kayo ka-open sa kanila, ganun kayo ka-generous, ano, ka-compassionate, kind, yung ganun. Kaya, wala kayong pagdadalawang isip na tumulong sa iba. Kaya naman, parang nagsiserve kayo as an earth angel dito for many people, no? Kaya siguro may nakakapagsabi na sa inyo ng thank you for being an earth angel. Loved one in heaven, thank you loved ones in heaven for drawing close at this time. So, ang iba sa inyo dito, Aries, siguro merong nagpaparamdam sa inyo or merong nagme-mensahe or nagsisend ng message sa inyo through signs, symbols, and synchronicities, you know, your loved ones in heaven, no? That is giving you signs, symbols, and synchronicities at nagpapahayag sa iyo na and you are guided, you are protected, you are guarded. Nandiyan sila, binabantayan ka. They are watching you over. Good luck, Aries. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yun sa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Maraming salamat po sa lahat ng Leo na nag-donate. Maraming salamat po sa inyong mga super thanks. Maraming salamat. God bless you all po. Pauna mensahe po ninyo for today ay inner power, the Divine Father. Napakaganda naman. Divine Father, thank you for co-creating my world with me. So parang ito yung si Papa Jesus ito, no? Parang siya to nagpaparamdam sa inyo na nandiyan siya, tinutulungan ka, ginagabayan ka, nandiyan siya para sa'yo and with you, you know? And He is co-creating your world, no? With you, diba? Lahat naman talaga ng nangyayari sa buhay natin, we are not just the only one doing it or not just only the Divine Father is doing it, but we are co-creating it with them, no? We are co-creating it with our spirit team, we are co-creating it with the Divine Father.
So let's see what else for Leo. We have love and accept yourself. Ang prayer na pwede ninyo pong i-recite, thank you angels for lovingly guiding me to self-acceptance. And so, this is really beautiful, Leo, kasi ngayon, ano, matatanggap niyo na kung ano man yung parte ng sarili ninyo na siguro before, dinideny pa ninyo yan, or ano mo yun, yung parang hindi ninyo kayang tanggapin. There are gifts, talents, siguro, no, na meron kayo, or ano pa man, no, behavior, or whatever it is, no, na qualities ninyo, na siguro ikinahihiya ninyo, or nahihiya kayo on your own, di ba? Hindi, or hindi kayo confident about it. So, siguro, ngayon, na-realize ninyo na this is part of you, no? This is part of your DNA. Kaya, maaaring ngayon, you're going to accept it and embrace it entirely na, no? So, that's really beautiful. Magkakaroon na kayo dito ng self-acceptance. You are expressing your love more ngayon sa sarili ninyo. Spirit animal, thank you animal kingdom for blessing my path with love. Maaring ang iba sa inyo dito mahilig sa ano sa animals, no? Maaring nag-aalaga kayo ng animals sa shelter or nag-aalaga talaga kayo. Siguro may pet kayo sa bahay, no? Maaring ganun ang ganap. And you are feeling the love, no, of those animals na inaalagaan ninyo. Kaya malapit yung puso ninyo din. New beginning. Thank you, angels, for opening up the doors to change. I am ready. So this is a new beginning sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. Maaaring iba't ibang opportunities ngayon ang lumalapit sa inyo. At magsisimula kayo ng bagong buhay, no? Maaring handa kayo dito na na pumasok sa isang bagong chapter sa buhay ninyo. That's why handa na rin kayo na tanggapin yung sarili din ninyo na buong-buo, because maybe merong opportunity dito na dumating sa inyo or dadating sa inyo na yun din ang pupukaw ng parte ng sarili ninyo, no, na tinatago ninyo in the past. So, maaaring may ganong ganap. And that could be a fresh start sa buhay ninyo, no? Yung pag-embrace din ninyo dito sa inyong sarili that is going to open up new door then para sa inyo. This could be in any area of life then for some of you, no? Maaaring bagong trabaho yan, bagong relationship, bagong bahay, bagong sasakyan, new acquisition, no? Sa buhay ninyo, or maaaring bagong path, no, natatahakin ninyo at this time linked sa money, career, finances, trabaho, or travel, no, it could be in any area of life. Maaaring bagong paniniwala din yan, no. Signs from heaven, ayan, so you are divinely guided, you are so blessed. Leo, ang prayer na pwede ninyong i-pray dito or recite is thank you heaven for sending me reminders of your presence. Ginagabayan kayo talaga ng divine universe dito. And even the divine father, no, nanggagaling yun sa divine father na ano ninyo na gabay, no, and that is giving you a heads up kung paano ninyo ina-navigate yung inyong sitwasyon, no? Kung paano ninyo tatahakin ang mga bagong daan na to. You're being divinely guided. Parang iniilawan ng universe ngayon kung saan ang path na tatahakin ninyo. How are you going to do it? How are you going to start, no? Yung mga ganon. So, pay attention to those signs and symbols, no? Dahil yan ang magbibigay sa inyo ng direction kung saan kayo patungo. Spiritual support, dear angels, I allow you to support me as I grow to become more spiritually aware. Ayan, so talaga, no, your spirit team is very active sa buhay ninyo sa ngayon, Leo. So it is important for you to pay attention to the signs, symbols, synchronicities, and even intuitive messages na napipick up ninyo dito because yan ay guidance para sa inyo. So talagang siguro nagdadasal din kayo lagi, nagabayan kayo sa tamang daan, nagabayan kayo kung ano nararapat ninyong gawin. You know, maybe these are answered prayers, no? Yung guidance na binibigay sa inyo ng divine universe and the rest of your spirit team. We have our transformation archangel Zadkiel.
Thank you, Sadkiel, for supporting me to transform my past challenges. Ayan. So, could be, di ba, yung new beginnings na to, parte yan ng mga pagbabago. May mga pinto kayo in the past na, no, na-encounter ninyo, may mga bagay, sitwasyon sa buhay ninyo in the past na siguro nahirapan kayo, siguro hindi nag-serve ng highest good ninyo, kaya naging chaotic or nag-create ng problema sa buhay ninyo. At ngayon, ano, malalampasan nyo na yan. No, malalampasan nyo na yan. You're going to head towards a new path sa buhay ninyo with the new beginning energy dito. So, marami ang maaaring magbago, no? Ang maaaring magkaroon ng shift dito sa buhay ninyo, depende sa inyong sitwasyon. So, rest assured that your situation is going to improve na, no? Sa ngayon. Kasi parang, ano to eh, parte pa ito ng inyong nakaraan na medyo na-stress kayo dyan, medyo hindi, parang pakiramdam ninyo hindi naman nakabuti sa inyong sitwasyon ng mga bagay na nangyari, no? Some of mga bagay-bagay na nangyari sa buhay ninyo ngayon, you are going to surpass that, no? You're going to change that, no? Meron na tayong bagong sitwasyon sa buhay sa ngayon. Take a step back. Thank you, angels, for helping me to step back from what's not serving me. Yun na nga, ito na nga yun, no? Dahil binibigyan kayo ngayon ng bagong sitwasyon, mga bagong blessings, bagong opportunities na you're going to embrace ngayon, and you are heading towards new beginning dito. Definitely, ito yung pagkakataon, no, para talikuran nyo na kung ano man ang hindi na nagsiserve ng inyong highest good. Ito na yung mga bagong pinto na nagbubukas para sa'yo at nagpapalinaw din ng inyong isipan, pinapakita sa inyo sa ngayon na kung ano man yung nakaraan na ninyo, leave that behind you na. Kung ano man yung mga bagay, sitwasyon, or even tao na hindi naman na nagsusupport ng inyong highest good, hindi na nagsusupport ng inyong soul's growth, sa ngayon, let them go, no? Leave that behind you now and face entirely kung ano yung mga new beginnings ito na nasa inyong harapan na, Leo. Kaya maraming pagbabago ngayon, no? Ang maaring maganap sa buhay ninyo sa iba't ibang parte. Good luck, Leo, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Sag for today. Paunang mensahe po ninyo ay study and learning. So, maaaring iba sa inyo dito nag-aaral or mag-aaral or nagre-research on your own, or siguro magbabalik school or nagbalik school na ang iba sa inyo, Sagittarius, to learn something new. Maybe you are curious about something also dito, kaya siguro you are doing your own research, you know? Thank you, angels, for allowing me to see that every day is a learning day. Yan ang prayer na pwede ninyong recite if you would like to. Next message ninyo is a spirit animal. Thank you, Animal Kingdom, for blessing my path with love. Siguro iba sa inyo mahilig sa pet, na no? Mahilig sa animals. Siguro may inaalagaan kayo, mga fur babies sa ngayon, or maybe matulungin kayo, no, sa mga animals. Makita ninyo sa daan, may mga abandoned animals, siguro nire-rescue ninyo yan, dinadala ninyo sa shelter, or siguro kayo mismo yung nag-aalaga sa bahay ninyo, posibleng ganun din, or maybe nagtatrabaho kayo or nagbo-volunteer kayo sa mga shelters, no, animal shelters, posibleng ganun din ang expression of love ninyo sa mga animals, no, and yung love ninyo for the animals, nararamdaman din ninyo yan, no? Na binabalik din sa inyo ng inyong mga inaalagaan, no? Yung pagmamahal, unconditional love from the Divine Mother. Napakaganda naman ito. This is Mama Mary, no? Nagpaparamdam sa inyo na meron siyang binibigay sa inyo na unconditional love. Ang iba siguro sa inyo dito, feeling ninyo unloved kayo, mag-isa lang kayo, yung ganun ba, no? Pero pinaparamdam sa inyo ni Mama Mary dito na you are loved unconditionally by her.
Thank you, Divine Mother, for helping me to give and receive the love I deserve. Ayan, so parang siya yung, parang pinupuno ni Mama Mary yung puso ninyo ng pagmamahal. And siguro, hindi ninyo yan nararamdaman. Kaya ngayon, sinasabi sa inyo na you are being loved ni Divine Mother, no? So, what else? You have shined your light, Archangel Uriel. Thank you, Uriel, for helping me to share my light with the world. Ayan. So, parang siguro tinatawagan kayo dito ngayon ni Archangel Uriel na it's about time na para i-embrace nyo na yung inyong sariling liwanag, yung gifts ninyo, yung talents ninyo, and use them to help other people, no? Find their own light. Maaring yun ang purpose ninyo sa buhay sa ngayon, yun ang inyong mission sa ngayon, ano, Sagittarius, to be of help to others, to share your light to others, you know, maging inspiration kayo, be the beacon for others, no? We have leap of faith. I am ready to take a leap, angels. Thank you for doing it with me. This is a new beginning, no? Na naghihintay sa inyo dito, Sagittarius. Maybe you are starting a fresh life dito, no? Siguro you are entering an uncharted territory dito. This is definitely a new beginning, a new path na tatahakin ninyo sa ngayon, Sagittarius. Siguro before, takot kayo na gawin ang mga bagay na ito, or takot kayo na lumabas sa inyong comfort zone, pero ngayon you are taking that leap of faith, no? Magtitiwala na kayo ngayon sa universe, magtitiwala kayo sa sarili ninyo sa ngayon, ano, na kung ano man itong tatahakin ninyong path sa ngayon, kung ano man yung balak ninyong gawin sa ngayon, that is going to be exciting, at handa na kayong i-embrace yan. Handa kayong gawin ang mga bagay na siguro before takot nga kayo. Pero ngayon, wala na, no? Buong-buo ng tiwala ninyo sa inyong sarili, buong-buo ng tiwala ninyo sa Divine Universe, no? Natutulungan kayo kung ano man itong lalakbayin ninyong bago, no? This could be anything, no? Yung bagong sitwasyon na to could be a new relationship, could be a new level in your relationship. This could be travel related, no? This could be work, this could be a business, no? This could be anything, no? Depende sa inyong sitwasyon. We have take time to breathe. Thank you, angels. I breathe with ease knowing you're here. Ayan, so ang iba sa inyo dito, maybe is needing some kind of vacation. Siguro, ang iba sa inyo dito, exhausted na physically, mentally, emotionally, kaya inimbitahan kayo dito to take a breather. Okay? Pahinga muna kayo, atras muna kayo ng konti lang, Sagittarius, sa kung ano ang inyong pinagkakabisihan. And it's about time na para mag-rejuvenate kayo, mag-recuperate, mag-recharge, mag-refill ng inyong cup so that you would be ready for the next day's challenges, ano? Lalo-lalo na marami kayong, meron kayong mga new beginnings, no? Fresh start sa buhay ninyo na haharapin. Kaya parang, this could be related to this, no? Kaya iniimbitahan kayo ng spirit dito na for you to take a breather muna para makapag-recharge kayo so that you will be ready, no? Para dito sa bagong sitwasyon na haharapin ninyo, okay? We have Speak Your Truth, Archangel Gabriel. Thank you, Gabriel, for helping me to speak with integrity. And for others of you, siguro, no, in the past, wala kayong confidence siguro na i-express ang inyong sarili, or siguro nagdadalawang isip kayo, may fear kayo, nagpo-procrastinate kayo na ma-express, masabi ninyo kung ano yung nararamdaman ninyo. Kaya ngayon, you're being invited to speak your truth. Sagittarius, kung ano ang laman ng isip at puso ninyo, put them into words. Huwag na kayong magdalawang isip, huwag kayong matakot, ilabas ninyo yan. Ano? Maybe that is what is being required of you sa inyong sitwasyon sa ngayon. Ano? Nang sa gayon, ay magtagumpay kayo sa pakikipag-usap, sa pakikipag-transact, no? Pakikipag-negotiate kung yan ang inyong mga sitwasyon, you know? So, speak your truth, okay? Ilabas ninyo kung ano ang saloobin ninyo, okay? We have honor your feelings, Archangel Haniel.
Thank you, Haniel, for supporting me as I honor my emotions. Ayan. So, honor your feelings. Katulad lang ito, halos din ng pag-speak to truth, no? Na pag-express ng inyong sarili, pag-express ng kung ano ang nilalaman ng isip at ng puso ninyo. Honoring your feelings is almost the same, you know? Kung naiiyak kayo, iiyak ninyo yan. Kung masaya kayo, tumawa kayo, ramdamin ninyo yan na nasaya. Yung ganun ba, no? Kasi nararamdaman nyo yan. Kayo yan eh, no? Yan ang emosyon ninyo. Yan ang feelings ninyo. Kaya honor your feelings. Huwag ninyong isuppress, no? Kung gusto ninyong tumawa, kung natutuwa kayo, kung naiiyak kayo, kung sad kayo, honor your feelings, you know? Dahil parte yan ng sarili ninyo. So, wag ninyong pigilan, wag ninyong isuppress yan. Dahil hindi yan maganda, hindi yan nakakatulong, no? Sa inyong overall health, okay? So, good luck, Sarge, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.